Welcome to Philippine Best Police at sa umagang ito, kagigising lang natin pero nung mga nakaraang linggo, very busy tayo sa trabaho at wala tayong mga nai-record na video sa Philippine Best Police pero naglaan tayo noong time ngayon dahil maraming nag-PPM sa atin na nagtatanong tungkol dun sa issue na ipinost sa isang page na breeding ng pitbull, American bully, pitbull exotic, exotic American bully. And dahil nag-PM sa atin, na pwede ba yun sir? Pwede bang gawin ganun ano? Pero bago yan, babati muna tayo sa aking best friend sa pag-aaso, si Sir Wang Bu. Malaki na ang in-improve ni Sir Wang Bu. At talagang sikat na si Sir Wang Bu. Aking best friend. Malayo na ang narating. Yan. At magaganda na rin ang produce na aso at nakakabenta na rin ang aso. Sa lahat ng mga friends natin na nag-sponsor, si Amara's Pets or Liz. Ayan, yung kadarating lang na ano na yung kay Sir Marley Jaya. Ganda ng sumpero ni Sir Marley. Pero inagbayad pa rin tayo. In support to OG, to Outlaw Bully Camp, pinadalan tayo ng sumbrero. Sabi niya, nung pinadala, huwag mong isipin ang bayad. Napakabait talaga sa atin ni Boss Marley at pinadalan tayo ng sumbrero. Pero naningil. Ayun, at salamat sa iyo. At actually, ano yun eh, sinuot ko noong isang araw yung, ano mo, yung kailangan na lang namin yung t-shirt. So, suot ko yun kahit kung may white ka kasi mahilig ako ngayon sa white. Kinuha naman, naka-white tayo ngayon. Ayan. At doon sa mga friends natin na sumusuport sa Philippine Best Bully, salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at nag-view ng atin pong mga live. Tinignan ko yung huling mga live natin. Napakarami na palang nanood. Ayun, sige, nakakatuwa. Pag binaligan mo, marami nang nanood sa mga live. Yung sa ano na lang, sa YouTube na lang. Kasi yung iba ata, walang YouTube account. Kaya hindi makapag-subscribe. Pero, kayo na bahala. At ang pag-usapan natin ngayon, syempre, yung yun nga, sa mga ganong ano, alam niyo sa totoo lang, yung issue doon sa pitbull, kukros natin sa exotic, at pitbull, ikukros natin sa American bully, ay hindi ako nagko-comment sa mga ganyang issue. Unang-una kasi hindi natin dapat pakialaman ang isang breeder na kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang alagang aso. Kahit, totoo talaga, to tell you honestly, kahit i-cross niya yan yung pitbull niya sa shih tzu, kahit sa ang breed ng aso yan, wala tayong pakialam sa kanya. Bakit sir? Eh, kasi nga, kanya yung aso. Kung may pitbull siya at may exotic siya, eh, bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Huwag natin pakialaman. Aso niya yun eh. Pero, syempre, may legalities kapag ginawa yung ganun. Unregistered ang magiging ano mo. Yun naman ang disadvantage. Unregistered ang iyong magiging mga produce. So, pangit naman yun na walang papel ang may po-produce mo. Pero, yung nga, sinasabi ng iba na bakit ka pang magko-cross, eh meron na naman na existing na mga exotic na female, pumili ka na lang na exotic pag ipunan mo lang, breed mo, tama rin naman. Pero may hindi natin sila masisisi dahil iba ang utak ng mga yan, syempre, gusto rin nilang makapag-produce ng sarili talagang produce nila na maganda. Which is, meron naman talagang napoproduce na exotic American bully na maganda talaga. Kaya lang yung iba nga, ang kinocross exotic to French, American bully to French, yun, nililihim lang nila pero produce nila ganun. Ganun yung produce nila at syempre kapag depende sa lalabasan ng tuta kasi kung maganda yung kinalabasan at nalaman nila na cross yun, ibaba syempre nung mga nag-i-import. Unfair naman sa mga nag-i-import yun na sila nag-import at naganap ng aso, bumili ng mahal na aso, gumastos, naglaan ng oras. Tapos, ikaw naman nag-breed ka dyan,
ay nag-cross ka na isang French Bulldog at American Bully, napakaganda ng alam mo, talagang ibabash kita. Pero, open secret, meron mga ganyan talaga. At kuminsan nga tayong mga Pinoy, napakatakot nating mag-experiment. Naniniwala pa tayo doon sa ibang bansa na gumagawa ng ganyan, tapos binibili pa natin. Kung may mga nag-experiment ng mga ganyan, nagko-cross-cross ng mga ganyan, it's up for them kasi aso nila yon. Kung ano man ang lumabas doon at napakaganda ng breeding na ginawa nila pero cross sa ibang breed ng aso, lumabas ay maganda. So, let us accept the fact na talagang maganda yun na i-produce. Di ba? Huwag natin ibas kasi talagang maganda, gawang Pinoy. Ang problem nasa kanya na yun kung paano niya i-re-registry yung mga produce niya. Hayaan natin kasi yung ibang bansa is gumagawa na rin talaga ng ganyan. Which is kaya rin naman gawin ng Pinoy. Kaya lang may mga crab mentality tayo eh. Siyempre ikaw, malaki yung ginastos mo sa aso mo. Ikaw naman eh, nag-produce lang. Yun yung problema natin, siyempre. Yung isa kasi legit na nag-process, yung isa naman. Ang totoo, wala naman talagang batas sa animal na bawal yung pag-cross-cross. Wala. So, ako hindi ako nag-comment. Bisa tinitignan ko, lalo na sa mga ginagawa ko, kung ayon ba sa batas. Pero wala naman akong nakikitang ano doon, technicalities with regards sa batas natin na bawal yon. So ako hindi ko binabash yun. Hinayaan ko lang kasi aso niya naman yun. Siya ang may rights nun. Siya ang may karapatan nun. Pera niya. Tama rin naman. Pera ko pinambili ko rito. Ako nagpapakain nito. Ako nag-aalaga nito. Kahit saan ko i-cross to, wala kang pakialam. At pangit man at maganda man ang naiproduce kong aso, wala kayong pakialam. Dahil aso niya nga yun eh. So, yun lang naman ang punto natin doon. Pero, doon sa Pitbull Exotic, yung malayo talaga yun. Ang itsura talaga doon, baka maging ano, boxer. Na exotic yung mukha. Wag yun. Kasi, kung pitbull ka, pitbull na lang or might as well na pitbull as American bully, tapos American bully to exotic ka naman. Ganun ang gawin mong breeding. Pero pag tatalong ka sa exotic, sayang lang yung breeding mo kasi pangit lalabas nun. Tangkad na exotic yung mukha. Lalabas ng boxer tapos walang buntot. Pangit nun. O yun. Pero ikaw pa rin ang may karapatan nun. Ikaw pa rin ang may karapatan dahil aso mo yan. So, baka makapag-produce ka ng bagong breed ng aso. Maganda yung boxer na exotic. Ayun. Kaya ang may advice ko lang talaga doon sa nagtanong sa akin, sir, ano ba ang ano nyo? Ano ba ang IB nyo dyan sa mga ganyan? Or comment nyo or recommendation nyo sa mga ganyan? Yun nga. Huwag natin siyang pakialaman unang-una kasi aso niya yun kahit anong gawin niya dun. O yun, kahit saan niya istad yun. Ewan ko lang kung sa post bawal yun pero aso niya pa rin yun eh. Siya pa rin bumili nun, siya pa rin nagpapakain nun. Pero let accept the fact na ano na may mga masasagasaan tayo kapag gano'n. Pero iba naman kasi, ginagawa na rin kasi sa ibang bansa yung pagko-cross-cross. So, hindi naman lahat ng ini-import natin ay masasabi natin na pure. Cross na rin yun, lalo na yung mga exotic. Cross yan, cross. So, it's up for the other country na nag-produce noon kung paano nila i-hide. Meron kasi ganun nga, kinocross, tapos ang ginagamit na dam, iba. So, legit na dam, pero iba talaga internally or secretly produce yung aso na yon, iba ang dam na ginamit. Yun ang ano ko, yun ang opinion ko dun. So, at doon sa mga nagkocross, huwag tayong matakot na
na every breed is different talaga. Kahit nga yung pa rin ang pair mo, yung pa rin female yun, habag produce ka ng maganda, yung pa rin, yung second breeding mo ron, hindi pa rin lumalabas yung, minsan lang talaga lumabas yung ganun. Na every breeding is different talaga. So, kailangan natin mag-experiment. Tignan natin yung mga naipoproduce natin, kung ano ba kulang. Hanap tayo ng ibang female na pwede na magamit natin na magiging perfect ang ating breeding. Tandaan nyo, ang may-advise ko lang sa mga newbie, doon laging tignan nyo yung maging perfect ang inyong breeding. So pag pinroduce nyo kung anong kulang, kulang ang ulo, kulang gusto mo, mas maliit na massive, hanap ka nung pyesa na maibibigay sa iyo yung gusto mo at para maging perfect ang aso mo. Hanggang dyan ang ating topic. At salamat sa lahat ng mga tumatangkilig sa Philippine Best Police! Yeah.